Hello? Hello? Hello po. Hello. Ayan, ate, medyo lakasan mo lang yung boses mo. Hello. Kamusta? Anong pangalan? I'm Anna po. I'm so blessed po, Tita Kim, to be one of your caller right now. Wow. Ala, are you English? English? Are you English? I am Tagalog. Oh, parang may pa-English na si ate. Mahirapan tayo ngayon, ha. So, ano pangalan mo, ate? What's your name? My name po is Anna. 21 years old po. 21? 21. Okay, Anna, 21. Where are you from? I'm from San Jose, Tacloban po. San Jose, Tacloban. Oh, how are you there in Tacloban? How's the weather and the people and the culture? Nice and beautiful. Nice and beautiful. Do you speak Tagalog? Yes, po. Oh, pwede naman po. Ayan, si ano. Ano na pangalan ulit? Anna, si Anna, 21 years old na taga Tacloban. Hindi nga, kamusta naman kayo dyan? Bumababa na ba yung cases? Yung cases mo na rin din. Yung cases natin ng COVID dyan, bumababa naman? Po? Bumababa naman yung cases ng COVID dyan. I mean, maluwag na tayo dyan sa Tacloban. Ganon? Opo. Ay, nice. Okay, 21 years old. Nag-aaral o working? Po? Nag-aaral ka ba o nagtatrabaho na? I'm still studying po, third year college, Bachelor of Elementary Education. Okay, so magiging guro ito. Okay, single or taken or complicated? Single po. With question mark? Single po? O, siya Anna, sige, kwento ka na. Anong story natin dyan, Anna? I've been po in a relationship, in a 5 years relationship with my boyfriend. And grabe po yung pinagdaanan namin dalawa. At hindi ko po talaga maintindihan dahil isang araw na lang po ay sinabi na niyang nakikipag-break na po siya sa akin. Mm-hmm. At hindi ko po maintindihan sa kanya. At in sobra po ako na-depress na haros araw-araw hindi ako makakain. Mm-hmm. First boyfriend ko po siya. Tapos, hindi ko po, tapos ngayon po, may po kami nagkaiwalay. Tapos ngayon po, in the process of moving on pa lang po ako. Tapos ngayon po is, and meron, punis siya sa akin, nagpigang request, nagpaparamdam, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Dahil, yung pag-iwan niya po po sa akin, sobrang nasaktan na po ako. Tapos ngayon, babalikan po siya. Ano pong gagawin ko, Tita Kim? Ah, so parang nagkaroon ka ng 5 years relationship. Ang tagal ha? So ibig sabihin, 16 years old pa lang kayo na, ganon? Opo. O, tapos naghiwalay kayo. So anong rason ng paghihiwalay ninyo? O, mga misunderstanding lang po. Yung mga nag-aaway dahil sa mga, may mga past or... Anong mga pinag-aawayan nyo? Yung mga mga simpleng bagay na... Tulad ng? Opo, mga kapag meron po akong mga kachat na iba, nagagalit siya, tapos merong... Kahit mga friends ko lang po. Kahit mga babae, nagagalit siya, ganon? Opo. Ana, girl ka ba, Ana? Po? Girl ka ba? Girl ka ba o boy? O pa-girl? Ano yun? Hello, oh. Anna? Girl ka ba? Girl ka talaga? Ganon? Opo, girl. Ah, okay. Kala ko pa yun. Nililinaw ko lang para maliwanag tayo dito. So, dahil sa mga misunderstanding, ay hindi kayo nagkakasundo, kaya kayo naghiwalay kahit na 5 years na kayo. So, ilang taon or ilang buwan kayo na magkahiwalay na ngayon? Po? Ilang buwan na kayong magkahiwalay? Last May. Last May.
So hanggang ngayon, hindi pa kayo nagbabalikan, pero nagpaparamdam na siyang gusto niyang bumalik, tama? Hello, Ana? Hello, Ana? Ana, andyan ka pa ba? Naririnig mo ba ako? Magparamdam ka? Ipapatawas kita. Ayan, Ana, nandyan ka pa ba? Opo, opo. Okay, sige. So, simula nung may break na kayo, ngayon, nagpaparamdam siya sa'yo na gusto niya makipagbalikan. Tama ba yon? Hindi pa po, pero nag-friendly siya po. Ano yun? Medyo patol-patol yung linya mo. Hanap ka ng magandang signal. So, hindi siya gustong makipagbalikan. Eh, sinong may gustong makipagbalikan? Po? Sinong gustong makipagbalikan? Ana? Kung ano lang po yung dahil ngayon, paramdam naman siya. Nagpaparamdam siya sa'yo ngayon kahit na break kayo. Bakit daw siya nagpaparamdam? Ewan ko po sa kanya. Paano yung pagpaparamdam? Ano yun? Parang nakikita mo yung mga shadow niya? Nakikita mo yun? Ano klaseng pagpaparamdam? Ano klaseng pagpaparamdam? Pakilinawan naman. Kasi maraming klase ng pagpaparamdam eh. May mga tawag ng tawag, may mga bumibisita, may mga nagpapatulay sa kaibigan, meron mga nagpaparamdam na parang mamamaalam. Diba? So, anong pagpaparamdam yung ginagawa niya? Nagpaparamdam po siya sa kaibigan niya, tinatanong niya po kung okay lang po ako, tapos nag-chat din po siya sa akin ng hi, mga ganun po. May iba na ba siya? Wala po po. Okay, so parehas pa kayong single, ganun? Opo, first girlfriend na niya rin po po. Oh, so parehas pa kayong single? Linawin ko lang, parehas pa kayong single. Ana? Opo. Okay, sige. Katulad nung itatanong ko dun sa ating first caller, wag na nating paikut-ikutin pa. Mahal mo pa ba yung jowa mo na yan? Ana? Opo. Pero... Pero? Pero ano na? Pero... Naiisip ko lang po yung mga pinagdaanan ko nung iniwan niya ako. Tapos ngayon, babalik siya ng ganun-ganun na lang. Parang... Naiisip na parang... Yung pinagdaanan mo sa kanya nung iniwan kanya ay hindi basta-basta. Kaya parang yun yung nag-hinder sa'yo ngayon para i-entertain siya ulit sa buhay mo. Ganun ba? Opo, disappear. Pero iniisip mo rin ba yung magiging buhay mo kapag hindi mo nakasama yung taong totoong talagang mahal mo? Ewan ko po. I really need your advice po, Tita Kim, on how will I handle this. Yes. Alam mo, saktong-sakto. Kasi, parang kahapon nung isang araw, may tumawag din sa akin. Privately, she's a friend. And parang parehas na parehas yung sitwasyon nyo. Matagal na sila, matagal yung relationship nila. Yun nga lang, nagkaroon sila ng misunderstanding, nagkaroon ng konting away, wala namang third party. Diba? O kaya papunta na dun sa third party, nagkahiwalay. Tapos ngayon, parang gusto nilang magbalikan. Yung tao na yon, katulad ng sinasabi mo, ayaw nang bumalik sa relasyon kasi iniisip na grabe yung ginawa sa akin nung iniwan niya ako. Ang sakit-sakit nung pinadama sa akin ng lalaking yan o ng babaeng yan nung nagkahiwalay kami. Kaya parang yun yung nag-hinder sa kanya para makipagbalikan. Lagi nating iniisip yung sakit nung nakaraan, nung nag-break kayo, pero hindi nyo naiisip yung sakit na pwede nyo pang maramdaman kapag patuloy yan na nawala sa inyo. Kaya nga ang tanong ko, mahal mo pa ba? Ayoko kasi na mawala na yung chance at mawala na yung opportunity para maipaglaban yung mga taong mahal natin dahil nakakulong pa rin tayo doon sa sakit ng breakup. Hello, everybody commit mistakes. Kung nagkamali man siya, nagkaroon kayo ng misunderstanding, nakasakit
ka, nasaktan ka, pareho lang kayong nakaramdam ng sakit, di ba? Wala naman dito na victim siya at suspect siya. Parehas kayong victim. Parehas kayong nakasakit, pareho kayong nasaktan, pareho kayo ng pinagdaanan. Pero ang tanong natin ngayon, anong gagawin mo ngayon sa isang taong mahal mo? Pipilitin mo pa bang isipin yung sakit na naramdaman mo o pipiliin mo na lang na piliin siya kasi ayaw mo na i-regret yung point na ito na may opportunity ka na ipaglaban yung taong mahal mo? Kasi ako naniniwala pa rin, nasasaya pa rin tayo at magkakaroon tayo ng magandang bukas, masayang bukas yung kasama natin, yung taong mahal natin, kahit pa painful yung mga pinagdaanan natin. So kung ako sa'yo, oo, masakit na iniwan ka niya, may mga nangyaring hindi masakit, pero wala pa rin gaganda sa isang relasyon na kasama mo yung mahal mo. Sabi nga sa isang kanta, I'd rather have bad times with you than good times with someone else. Diba? So minsan mas okay na na maraming pinagdadaanan, medyo magulo, pero kasama mo yung taong mahal mo kesa yung ang ayos-ayos ng buhay mo, wala kang kaproblema-problema, pero yung taong mahal mo, hindi yun yung tinitibok ng puso mo. So, yes, Anas, at I think you still have the chance. You still have the chance to fix this. If you really love him, and I think that he still loves you, huwag na kayong magpa-deadman, huwag na kayong maghintayan, huwag na kayong magpataasan ng pride kasi parehas lang kayo nakasakit at nasaktan. Huwag na tayong magturuan. Ang gawin na lang natin ngayon, piliin nating masaya sa pamamagitan ng pagkalimot ng nakaraan at pagiging learned at pagiging mas wise na because of the pain ng nakaraan, but also by having the right choice and moving forward with the person that you love. Naku, mas iiyak ka kapag nawala yan sa'yo. Mas iiyak ka pa kapag hindi mo ginrab yung opportunity na pwede ka pang makipagbalikan sa kanya. Habang ngayon na medyo maluwag pa at may rason pa, why not give it a chance? Alright, so thank you so much. Ayan, bigla na rin siyang nawala. Bakit ganun? Pag natatapos na ako mag-interview, bigla na rin nawala yung ating mga caller. Ayan, Ana ha, so hindi na natin masyadong napatapos, pero sana nakapagbigay ako sa iyo ng advice na pakapupulutan mo ng aral. Kasi parang ang saklap mabuhay talaga sa mundo na hindi mo makasama yung taong mahal mo, di ba? Masaklap yung mawalan ka ng pera, masaklap yung mawalan ka ng trabaho, pero yung masaklap na hindi mo naipaglaban at nakasama yung taong mahal mo, ang sakit-sakit nun, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung pera, kaya mo yung hanapin, basta ikaw ay masipag lang, kaya mo mag-apply ng trabaho, kaya mo magnegosyo, pero yung taong mahal mo, hindi mo na pwedeng maibalik yun kapag nasa piling na ng iba eh. Kaya hanggat may chance ka pa na makipagbalikan at ayusin ang lahat, ayusin mo na. Kung talagang mahal mo, edi balikan mo. Kung talagang may opportunity pa, edi balikan mo. Kasi kesa naman pahirapan mo yung sarili mo, i-torment mo yung sarili mo dahil sa pride mo na ayaw mo nang masaktan, di ba? Mas masakit talaga yung pain of regrets. Kaya hanggat may chance ka pa, go, i-push mo na yan. Ganun. Yes, para masaya naman, 'di ba? Masaya naman tayong lahat. Ewan ko ba sa ibang mga tao, 'di ba? Mahal naman nila ang isa't isa pero ayaw pa magbalikan. 'Di ba? Kung ano-ano pang mga pinag-iinarte sa buhay. Ay, nako, yung mga konting misunderstanding, pinalalala pa. Ayaw na kasing masaktan. Eh, ganun talaga. Tuwing nagmamahal ka, dapat open ka rin for pain, di ba? Hindi yung gusto mo lang magmahal pero ayaw mo sang masaktan. Kung ready ka magmahal, dapat ready ka rin masaktan. Ganun talaga yun. It comes together. But, ang masaya niyan, kahit na nasasaktan ka, masaya ka. Kasi kasama mo pa rin yung taong mahal mo. Kesa naman nasasaktan ka, tapos hindi mo pa siya kasama, o di ba, double murder. Ganun.